Lugiman, kailangan pa rin ibenta ni Mang Sanyo ang mga repolyo nito sa La Trinidad Trading Post. Bumagsak sa 4 pesos kada kilo ang repolyo. Galing ito sa kanyang taniman sa Bugyas, Benguet. Ah, sir, mababa sir. Nasa ano po, mga 4 po. 4 trees po. Yung cabbage po. Sir, sa tingin niyo, kasya ba yun sa puhunan ninyo? Hindi po sir, talagang loging-logi po. Talagang lugi po, talagang walang babalik na puhunan po dun, sir. Ayon kay Mang Sanyo, epekto ito ng mababang bilang ng mga buyer at oversupply ng mga gulay. Target kasi nila na makapagtanim bago dumating ang tag-ulan. Siguro po, yung mga farmer ngayon, sabay-sabay nagtanim nun, tapos sabay-sabay ngayon nag-harvest. Oversupply po yung kwan, yung gulay ngayon, kaya tapos walang bibili. Kaya ganun po sir yung presyo. Naapektuhan din ng ipinapatupad na protocols kontra COVID-19 ang pagbiyahe ng mga trader galing sa NCR at iba pang mga bayan sa Luzon. Idagdag pa ang epekto ng COVID-19 sa bilang ng mga trader na umaakyat para bumili ng gulay. Yung dumadami na yung mga farmer dahil tag-ulan na, normal na nang kung nag-umpisa nung mga third week ng Mayo para pumupunta yung mga farmer na. Sa katagkuan ngayon, pinag-aapit na. Parehas din, pero yung mga tons na kinukuha nila dati mga may 25 tons, ngayon mga kalahati na sir, ganun, mga 18 tons, halos na ngalahati na. Dahil dito, halos walang kinita si Mang Sanyo sa repolyo niya. Babayaran pa niya ang nirentang sasakyan para maibiyahe ang mga tanim maging ang mga trabahador. Wala po sir. Talagang lugi po sir. Walang babalik. Yung bayad po ngayon eh, pang ano lang, pangpalit yung ng pangkain nila. Yung sa renta ng sasakyan, wala pong babalik. Talagang negative po sir. Sa latest monitoring ng La Trinidad Vegetable Trading Post, naglalaro sa 4 pesos hanggang 17 pesos ang kada kilo ng repolyo, depende sa klase, habang ang wombok naman ay lumagapak sa presyo na 13 to 15 pesos per kilo at ang lechugas ay naglalaro sa 20 hanggang 40 pesos per kilo. Uspusan pa rin ang pakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture Cordillera sa mga magsasaka ng Cordillera para maibenta sa magandang halaga ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng kadiwa ni Ani at Kita. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.